Hi guys, my name is Tony and welcome to my channel. For today's vlog, ay isasama ko kayo sa aming camping trip. So I think this will be the first day kung ma-upload ko itong video na to. Day 1 of our Cowrie Coast camping trip. Ayan si Ivan and ayan yung staff namin sa likod. So if you're interested, just keep on watching. But before that, don't forget to hit like, share, subscribe and to tap that notification bell para updated kayo every time may bagong video just like this. So first things first, ayan, andito kami sa BP Silverdale para mag-breakfast. Ang call time namin was 9 o'clock pero nakarating kami dito ng 9:30 dahil late kami nagising. As always, 10 o'clock tayo. Okay, nagising naman si Ivan. Oh, sige, 10 o'clock daw yung call time pero syempre because Filipino time, 9 o'clock yung nilagay. Tapos nag-breakfast na kami ng Burger King. Maglagay lang ako ng picture somewhere. Tapos ngayon papunta na kami ng Dargaville. 3 hours drive siya. So samahan niyo kami. Hi guys, update lang. Andito na tayo ngayon sa Dargaville. Nagdaan kami sa countdown kasi Ivan nahihina daw. Anyway, itong Dargaville is half an hour away from the Cowrie Coast Top 10 Holiday Park. In fairness lang, para siyang, sabi ni Ivan, para daw Cotabato. Cotabato is kung saan kami naglaki ni Ivan. So, ito, 30 minutes na lang at darating na tayo sa ating campsite. Update lang regarding sa situation dito sa New Zealand. Ngayon, naka-red, kasi diba, ano na, traffic system na ang New Zealand. So, red, orange, and green. Dati, parang papunta na sa orange na kami eh. Kaso, dahil sa Omicron, balik na naman kami sa red. Ang difference na ngayon, pag red, is ano lang naman talaga, dapat sa lahat ng mga places, always mandatory talaga na mag-wear ka ng mask. Tapos, meron kaming tracer app na kailangan mo mag-scan kung saan kayo napupunta. So, yun lang yung mga update sa, ano ba yung mga update na dagdag mo lang ka? Tracer tapos, app. Kailangan din pala yung vaccine pass. Make sure meron kayo lagi vaccine pass. Katulad nito, ganyan, vaccine pass. Alam niya ba na medyo nag-worry kami kasi akala ko na baka ma-cancel na naman itong trip na to dahil nga red kami ngayon sa New Zealand. Pero so far, yun na nga, kailangan lang ng mask, vaccine pass, and of course, you always have to wash your hands and stuff. And then, okay pa rin siya. Kasi daw, ang Omicron, yan parang, oo, madali siya makahawa, pero once vaccinated ka, parang yung signs and symptoms, hindi naman ganun kalala. Ay, napansin ko lang guys, grabe ko na pala ka-oily na mukha ako, pang camping na camping talaga. Anyway, so ayun, more updates later. Finally, nakarating na rin kami dito sa Cowrie Coast Top 10 Holiday Park. Pero bago kami makapunta sa aming campsite, yung campsite pala namin is non-powered site. So, wala talagang kuryente. Anyway, magkailangan namin magpa-register dyan. So, bumaba na si Ivan. Si Ivan na yung, siya kasi yung nag-book. So, siya na mag-register. So, after namin makapag-register, i-update ko naman kayo doon sa itsura ng aming campsite. Ay, Jesus, grabe talaga ang itsura ko. Gulo-gulo-buhay. Anyway, at saka oily-oily. Anyway, ayun na. Update again later. At andito na tayo ngayon sa campground. As you can see, marami ng tao din kasi nga it's a long weekend so maraming nagka-camping. Ang aming area ay non-powered site na malapit sa bridge. So yan ang hahanapin natin. Dito sa Cowrie Coast Top 10 Holiday Park, meron silang powered and non-powered sites. First thing to do ay mag-pitch ng tent. So, paano mag-pitch ng air series? Make sure you stay tuned. So, ayan yung tent. Torpedo air series. So, paano mag-pitch ng tent na ganyan? First things first ay maglagay kayo ng ground tarp. It's a must para mas magtagal yung life ng inyong
tent. Kung nakalimutan nyong bumili ng ground tarp, make sure to check your area for big stones and sticks para hindi mabutas ang inyong tent. Pagkalatag ninyo ng ground tarp, then pwede nyo nang ilagay ang inyong tent. Make sure na i-peg ninyo muna ang mga corners ng tent bago nyo siya i-inflate. Medyo nahirapan kami ni Ivan kasi ito nga yung first time namin na i-pitch talaga siya in a campground. Anyways, maraming salamat sa mga kids, kay Zian, Yuan, and AD kasi sila nag-help sa amin para maglagay ng mga pegs. Ayan na ang aming tent! And meron kaming visitor agad! So, ngayon, mag-room tour tayo. Ay, tent tour tayo ng aming Air Series 300. Tama ba? Oh, Air Series 300. 2022 edition. Welcome sa aming tent! Tara, pasok tayo. So, pag meron entrance, meron kayong chair na ganyan lang. Tapos, ito yung aming tent. Welcome to our humble abode for 4 days. Ito yung dining and kitchen area. Ito yung sari-sari showcase ko. Kompleto na yan. Ito yung lounge. Yan, meron, diba? Wow. Salamat kay Kuya Eris. Actually, halos sa mga ano namin, bigyan ni Kuya Eris every Christmas. And ang aming bedroom. Pasok tayo. Diyan mangyayari ang mga mangyayari mamayang gabi. And ayan. So cozy, naka-duvet pa siya. Kasi malamig. At nag-start na kami ng aming katol. Kasi marami ang lamok. Ano yan? Citronella. Gibago nila citronella na sa atong katol. So sa New Zealand, social na kakatol. So ayan na ang ating short video about dito sa aming tent. Dito sa sari-sari store. Oh, ito sa anong meron sa sari? Siyempre, meron tayong paganito. Tapos pag napagod tayo, meron tayong paganito. Tapos meron tayong siyempre kape. Panglinis, oh, 'di ba? Dahil sa sol kami mag-camping. Oh. Ang tubig namin de pump. Pakita mo yung walk. I think walk natin. May walk kami. Pag nag-away kami ni Ivan sa habang nag-camping, iba na. At yun na. Ngayon, punta naman tayo sa ibang tents. First tent na bibisitahin natin ay ang Elizalde Fambam. Kuya, ituturo mo naman kami dyan, no? Ano ito? Dapat malinis ang paa mo dyan kasi tingnan mo naman, no? May sofa tayo. Mayroon silang pa-sofa bed dito. O, ang ganda. Bedrooms. Ayan, kay PJ na room. And ang must, oh, dyan mangyayari ang mangyayari mamayang gabi. Ayan. Merong soundproof. Soundproofing ba to? Ang ganda. So, natapos na tayo sa Elizalde family na tent. Now, dito naman tayo sa Bacaltos Pambam na tent. Ayan sila, oh. And we'll ask Ate Yuan to tour us around their tent. Hi! Okay, tour mo kami, ate. So this is our sala. Wow! Everything. Mm-hmm. Pillows. We have bags. Mm-hmm. We have a bomb. Everything. We have my bed. It is bed, our sleeping bag. Mm-hmm. My carpet. Ooh! And this is my bed with your mommy. Yeah. And who's sleeping in this bed? Zen and me. And how about daddy's outside the Colombo? No, daddy's gonna sleep here. Ah. See somebody over there, the river. Natapos na tayo sa Bacaltos family. And now, punta na tayo sa Pambam dito.
Ayan na. Sobrang init. Buti na lang. Maganda ang weather. So, ayan. First natin na bisitahin kasi meron pa silang pa-fairy lights. Ang Ikay Fambam na ang kanilang tent. Ayan, oh. Tadam! Hi, guys! And mag-ask tayo sa kanila na itutour nila tayo. May kumakain na kasi, oh. Wow! Sorry naman sa mat. Panghimasa sa dirado. Wow, na ano naman ako at may mat pa. Okay. So, ito po yung kanilang kwarto. Meron silang... Meron silang aparador, may fairy lights. Ganyan. One more here. Before you eat, I want to view one. Hi! Ito ang kanilang tent. Oh, doon yung kanilang bedroom. Kanilang, ano, kainan. Oh, diba? May winner na! Grabe! Kuya Jolan, magpasok ako, ha? Ayan, meron silang pa... Oh, ganyan. So, ayan yung view, oh, habang tayo sa kanilang tent. Tapos na tayo sa Laod Family. Andito tayo sa Herutos, oh. Chilling like a villain. Wow naman! Wala lang utang sa bangko. Parang hindi lang million yung utang. So ito yung kanilang ano, oh. Magulo yung bahay namin. Meron silang ganito, meron disclaimer. Bakit may mga pauso talaga yung mga inflatable chairs? Ay, mga mga ganito, oh. Yeah, wala kang ganyan. Meron. Pero wala akong ganito, oh. Anong tawag dito? Mat. Tapos ayan ang kanilang rooms. Grabe, tinulugan nyo na ba agad? Ang aga-aga pa lang, kaya pala pagod na agad, no? Tapos may dalang mga laruan. Ito, ganyan. Tapos, lie down. Ito yun pa. Easy. Scroll down, lie down. Okay, ito na ako. Kaya pala ang bilis ninyong natapos. Puntahan naman natin ang mga bata at i-check natin sila. What are you doing? We're just gonna see the field. We're gonna look at it and see you after we're gonna go. Guys, say hi. Hi. You guys saw your YouTube channel. Yeah. Yeah, me too. Did you? Okay. What are you doing? What is that? Oh my god, I don't like that! It's no electric eel. It's an eel. Bread on it. Big daddy. Yeah, big daddy. Apparently, ang mga eel dito sa stream, according to Maori culture, kay sila yung guardian ng tubig. Kaya they are well respected at di dapat hulihin. So yung mga bata nag-feed lang ng eel, pero sobrang laki nila at sobrang dami, guys. And for letting us enjoy today, Lord Jesus, Lord, we offer to you our 4-day camping, Lord Jesus. May your divine protection be upon us, keep us safe, Lord, and keep us away from any danger, Lord Jesus. We offer to you everything, O God, and thank you for all the blessings and the favors you're giving us. We pray that you sanctify this food and bless this food and may give nourishment in our bodies. And we continue to praise you and worship you. We give you back all the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. Food namin, guys. Merong pastil. Oh, ayan. Makita. Hap lang. Makamiss talaga to. To. Pastil! Alam nyo ba, guys, nung high school ako, ito, sa labas ng Andy Girls, meron ganito, pastil. Sarap! Isa sa mga amenities dito sa Cowrie Coast Top 10 Holiday Park ay ang kanilang playground kung saan sigurado ako mag-e-enjoy ang mga bata. Meron ding flying fox dito. Tingnan niyo naman si Edie. Ayaw niya pa magpahawak. Siya na lang daw mag-isa. Ayun. 1, 2, 3, ang next na susubok ay si Ate Zian
na kung saan sobrang nag-enjoy siya, ilang beses na itong inulit-ulit. Sinubukan din ni Ate Yuan na medyo natakot siya sa una, pero tingnan nyo naman, confident na oh. And now let's check another amenity dito sa Kauriko's Top 10 Holiday Park na tinatawag nilang The Swimming Hole. Andito na tayo sa tinatawag nilang The Swimming Hole. The Swimming Hole siya kasi pwede kang mag-jump dito, merong parang T-bar, and pwede ka rin mag-tubing. Simula natin by Ivan na nag-swing-swing na. Ilang beses niya talaga ito sinubukan, guys, at sobrang nag-enjoy siya. Parang Tarzan lang daw. And ang mga bata sa baba, as you can see, ayan, nagpa-paddle sila. Pwede kayong magdala ng sarili nyong floaters, ang tawag dyan, or yung mga parang boat type na ganyan. Or pwede kayong mag-rent ng parang interior lang ng gulong, which is like $5 lang ang band. At ayan, sobrang enjoy ang mga bata. If interesado kayong subukan itong tubing or yung mag-go around the stream, make sure mag-wear kayo ng proper water shoes kasi ma-slide yung mga bato at baka masugat kayo katulad ni Ivan. Pero alam nyo ba na ang water na ito ay almost 75% ng campground. So ayan sila Ivan and PJ. It's dinner time at salamat sa luto na shared dinner natin. Sanggyup tayo ngayon. At of course, ang mga bata nag-enjoy with their torch at magsayaw-sayaw. Naka-off lang ang music para hindi tayo makapiright strike. At ito na ang sunset. Mas maganda talaga in person, guys. Sobrang tahimik lang. Chill. Hi guys, update lang. Anong oras na kaya? Mga time check, mga 10 o'clock na ng gabi. 11 na. Ay, andito na kami sa loob ng aming tent. Ayan na yung inon na namin yung aming katol. May katol kami dyan. Tapos ito yung aming parang table for our goodies. And yung table namin kanina for our groceries. Tapos ayan na yung aming, ayan na tent. Ayan na yung aming bedroom. All good to go na. Napagod si Ivan sa kanyang paglangoy-langoy. Langoy-langoy. Tapos, na-enjoy ka? Oo, may sapabi ba rin. So, ito yun na yung first, ito na yung first day namin dito sa Cowrie Coast. No? Yes. Tomorrow will be another day. Second day ng camping. So, make sure you stay tuned. At dito ko na i-close ang ating first day vlog ng Cowrie Coast camping natin. Thank you so much for watching, guys. Thank you. And see you on our next one. Bye-bye. Bye. Good night. Good night.